Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Savage Salvation na napalabas noong 2022. At ito nga ay patungkol sa isang dating drug addict na nagbago at dahil sa pagkamatay ng mapapangasawa niya ay nangako siya sa sarili niya na uubusin niya ang lahat ng drug dealers sa lugar nila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang maliit na bayan sa bansang Amerika. At sa bayan na ito nga ay nagkaroon ng napakaraming tao na naging mga drug addicts. At yun nga ay dahil sa biglaang pagdami ng mga drug dealers sa lugar na ito. Matapos noon ay nakita natin ang isang sheriff na si Mike. Ang araw na ito nga ay hindi naging maganda para sa kanya dahil sa araw na ito ay nakita niya ang wala ng buhay na katawan ng anak niya. At namatay ito dahil sa pagka-overdose sa paggamit nito ng drugs. Matapos noon ay nakita naman natin si Shelby John na bumibili ng maiinom nila ng girlfriend niya sa bahay nila. Nang makarating na siya ay agad siyang sinalubong ng girlfriend niya na Ruby. At dito nga ay nalaman natin na silang dalawa din pala ay mga addict din sa droga. At sa bawat gabi nga ay ginagawa nila ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Hanggang sa isang araw ay naisip nilang dalawa na mag-usap ng masinsinan. Naisip nga ni Ruby na gusto na niyang tumigil sa paggamit ng drugs at mamuhay na lang ng tulad ng mga normal na tao. Sinabi naman ni John na sinubukan na nila ito dati pero nabigo sila nang gawin nila yon. Nasabi nga ni Ruby na nais niyang subukan ulit nila at gusto na nga din daw niyang may kasal na sa kanya. Ang magkaroon ng anak at mamuhay sila ng normal. At matapos nga ang mahaba nilang pag-uusap ay napagpasyahan na nilang dalawa na ititigil na nila ang paggamit nito. Kahit na alam nila sa sarili nila na magiging mahirap nga ito para sa kanila. Tinapon na nga nila ang lahat ng mga droga na meron pa sila at sa mga sumunod na araw nga ay nakakaramdam na sila ng mga sintomas ng withdrawal. Pero makalipas pa nga ang ilan pang mga araw ay lalong lumala ang epekto nito. Nagsusuka na nga sila, kinukumbulsyon, nagkaka-anxiety at depression na nga din sila. Naiisip pa nga nila na gusto na lang nila na magpakamatay na. Araw-araw ay patuloy nilang nararanasan ang mga ganitong epekto ng withdrawal pero matatag nga ang determinasyon nila na ihinto na ang addiction nila. At isang beses nga ay tatangkain na nga sana ni Ruby na gumamit ulit pero nagawa naman ni John na mapigilan ang girlfriend niya para hindi masayang ang ginagawa nilang pagtatama sa mga mali nila. Nasabi nga ni John na sigurado siyang malalampasan nila ito. At makalipas nga ang ilan pang mga araw ay nagtagumpay na sila at sa ngayon ay nakita natin si Ruby na nagpunta sa simbahan sa unang pagkakataon. Samantalang si John naman ay nagpunta sa isang jewelry store para bumili ng wedding ring. Matapos niyang makabili ay nakita niya sa labas ang isang lalaking nagngangalang Elvis. Siya ang taong nagsusupply kila John at Ruby ng mga drugs at dahil nga sa hindi na sila kumukuha sa kanya ay naisip nito na baka sa ibang tao na sila bumibili. Pero nasabi nga ni John na tinihil na nila ni Ruby ang paggamit ng droga at sinabihan pa nga niya si Elvis na lumayo na siya sa kanila. Sa kabilang banda ay nakita natin ang mga gangsters na kumukontrol ng ilegal na droga sa bayan na ito. At ang leader nga ng gang na ito ay si Coyote sa pagkakataon na ito ay napatay niya ang isa sa mga tauhan niya dahil nagtangka ito na nakawan siya ng mga illegal drugs. Kinagabihan ay nakita natin silang dalawa ni Ruby na masayang masaya na. Naisip nga nilang dalawa na magpunta sa pamilya ni Ruby dahil balak na nilang sabihin sa kanila na plano na nilang dalawa na magpakasal na. At sa sumunod na eksena nga ay nakita natin na nagpunta na sila sa bahay ng mga magulang ni Ruby at ito nga ay sakto ding birthday ng pamangkin niya. Nang dumating sila doon ay agad silang binati ng uncle ni Ruby na si Peter. At sa ngayon nga ay si Peter ang sumusuporta sa pangangailangan ng pamilya ni Ruby. At kilala nga din si Peter na isa sa pinaka-relihiyosong tao. Matapos ng birthday party ay nagsalo-salo na sila para sa isang kainan. Nasabi na nga ni Ruby sa kanila na ikakasal na daw sila ni John. Pero nadismaya nga doon ang nanay niya dahil hindi man lang daw nito pinaalam sa kanya ang plano nila. Pero humingi ng tawad si John sa kanya dahilan para pumayag na ito at ibigay ang basbas niya sa kasal nila ni Ruby. Natuwa nga din si Peter dahil sa tingin niya ay isang mabait na lalaki ang mapapangasawa ni Ruby. At habang papalapit na nga ng papalapit ang araw ng kasal nilang dalawa ay naisip nilang dalawa na magpakasaya na muna. Sa isang pagkakataon nga ay nasabi ni Ruby sa kanya na nais nga daw niya na mabautismohan bago siya ikasal. Agad naman pumayag si John sa nais ni Ruby. Sa sumunod na eksena ay habang papauwi na si John sa bahay nila at si Ruby naman ay susunod na lang dahil nasa bahay pa nga ito ng mga magulang niya. Nang makauwi na si John ay nakita niya na naroon si Elvis at hinihintay nga siya nito. Nasabi nga ni Elvis na meron siyang bagong droga at sigurado siya na magugustuhan nilang dalawa ito.
Nagalit na nga ng husto si John at pinagbantaan niya si Elvis na bubugbugin niya ng husto ito kung tatangkain pa niyang alukin ulit sila ng ipinagbabawal ng mga gamot. Nang makaalis na nga si Elvis sa bahay nila ay aksidente niyang nakasalubong sa kalsada si Ruby. Agad nga niyang natanong ito kung anong ginagawa niya sa bahay nila. Nagsinungaling nga si Elvis sa kanya at sinabi nito na umorder nga daw ng droga si John sa kanya. At nang marinig niya ito ay hindi siya makapaniwala na nagawa ni John na lokohin siya. Doon na nga niya naisip na nagpapanggap si John na hindi na gumagamit pero sa katunayan ay drug addict parent pala siya. Naisip nga ni Elvis na bigyan si Ruby ng libreng bagong illegal na droga. At ginawa nga niya ito para magawa niyang maibalik si Ruby sa pagiging drug addict nito. At dahil nga sa pagkadismaya niya kay John ay tinanggap niya ang droga nang walang pag-aalinlangan. Nang makauwi na siya sa kanila ay nagtaka si John kung bakit tila kakaiba na ang ikinikilos ni Ruby. At napaalalahanan nga din niya ito na bukas na ang baptism niya. Pero nanahimik nga lang si Ruby at hindi niya sinabi kay John ang lahat ng bumabagabag sa isip niya. At nasabi na lang niya na maayos ang lahat. Pero kinabukasan ay nang makita ni John ang kanyang mapapangasawa habang nakaupo ito sa upuan ay hindi na ito gumagalaw. Kinapa niya ang pulso nito at laking gulat niya nang mamatay ito. Dito niya nalaman na na-overdose ito sa drugs. Na-depress at nalungkot siya ng husto dahil sama kalaba na ang araw ng kasal nila. Matapos nun ay naisip niyang dalhin pa din si Ruby sa baptism niya dahil ito ang nais na mangyari ni Ruby. Pumayag naman ang pastor at dito nga ay nasabihan din niya si John na magpabaptize na din siya. Pero tumanggi nga siya dahil may mga kasalanan pa nga daw siyang dapat gawin bago siya magpabaptize. Umalis na nga siya at naghanda na siya para sa gagawin niyang paghihiganti kay Elvis. Pero dahil nga sa walang armas si John ay naisip na lang niyang dalhin ang nail gun niya at dito nga ay nalaman din natin na siya pala ay dating nagtratrabaho sa Special Forces. Ilang minuto nga lang nang makaalis siya ay nakita natin ang sheriff na si Mike pati na ang kasamahan nito na dumating. Nabalitaan nga ng sheriff ang pagkamatay ng girlfriend ni John at doon ay agad niyang naisip na magiging napaka-brutal ni John para magawa niya ang paghihiganti niya. Pero sa kasamaang palad ay hindi na nila napigilan si John dahil wala na ito sa bahay niya nung dumating sila doon. Kinagabihan ay nakita natin si John na nagpunta sa bahay ni Elvis. Nang bubuksan nanga ni Elvis ang pinto ay agad siyang napatumba ni John. Nasabihan ni John ang asawa at anak ni Elvis na lumabas na sa lalong madaling panahon. Natanong nga ni John si Elvis bakit niya binigyan ng illegal na droga si Ruby. Nasabi naman ni Elvis na meron nga daw siyang sales target at kailangan niya makapagbenta ng 1 kilong illegal na droga sa loob ng 1 buwan. Dahil nga sa walang maraming buyer sa buwan na ito ay naisip niyang akitin si Ruby na bumalik sa paggamit ng drugs para magkaroon na ulit siya ng mga customer. Matapos nun ay natanong niya si Elvis kung saan niya nakuha ang drugs na binigay niya kay Ruby. Hindi nga ito sinabi ni Elvis nung una pero dahil sa walang tigil na pang-torture ni John sa kanya ay nasabi na niya na nakuha nga daw niya ito sa isang dealer na nagngangalang Darius. At matapos ngang masabi ni Elvis ang pangalan at kung saan ito nakatira ay pinatay na niya si Elvis sa pamamagitan ng pagpako sa ulo nito. Ninakaw nga ni John ang ilan sa mga baril ni Elvis at nagmadali na siyang umalis doon. At hindi nga nagtagal ay dumating na doon ang sheriff at yon ay dahil tumawag ng mga pulis ang asawa ni Elvis. Natagpuan nga ng sheriff at ng kanyang tauhan ng ilang mga illegal na droga doon at nakahanda na nga ito na i-distribute ni Elvis sa mga buyers niya. Nakita natin si John na nagpunta sa isang hotel at dahil nga sa impormasyong sinabi ni Elvis ay nalaman niya na dito nakatira ang nagngangalang Darius. Nang makita na niya ang silid ay agad nga niyang inataki ang kanang kamay ni Darius at nakapasok na nga din siya sa loob. Nakita na natin si Darius at siya nga ang nagsusupply kay Elvis ng iba't ibang klaseng mga illegal na droga. Natanong nga ni Darius kung ano bang nais ni John sa kanya. Nasabi naman ni John na nais nga niyang patayin ang lahat ng drug dealers sa bayan nilang ito. Nang marinig niya ito ay nasabi niya na gusto na nga niyang umalis sa drug business na ito. Pero sa kasamaang palad nga ay ayaw ng boss ni Darius na tumigil siya. Natanong nga ni John kung sino ang boss niya pero nagsalita ang kanang kamay nito at sinabihan si Darius na hindi niya dapat sabihin kung sino ito. Nagalit nga si John doon at binaril niya ang tuhod nito. Nagsisigaw nga ito sa sakit hanggang sa mapagpasyahan na ni Darius na sabihin kung sino ang boss niya. Siya nga daw si Coyote at nakatira ito ngayon sa isang remote village kasama ang kanyang gang. Nasabi nga ni Darius na kailangan na mapatay ni John si Coyote bago sila maunahan ito na patayin silang dalawa. Dahil doon ay hindi niya pinatay si Darius at naisip na nga lang niyang umalis na doon. Matapos noon ay nakita natin ang sheriff na papunta sa hotel dahil may nag-report na may nangyayaring gulo rito. Nang makarating sila doon ay naisip ng sheriff na tanungin ang kanang kamay ni Darius kung saan nagpunta si John.
Pero dahil nga sa hindi ito sumagot sa tanong niya ay naisip ng sheriff na pisilin ang tama niya ng baril. At sa bandang huli ay nasabi na nito na nagpunta si John kay Coyote at nasa isang remote village nga ito. Nakita natin na nakarating na doon si John at bago nga niya isagawa ang pag-atake niya ay pinagmasdan niya muna sila. At sa ngayon nga ay nakita niya na pinatay nito ang isa sa tauhan niya dahil tinangka nitong traidorin siya. Sa kabilang banda ay nakita natin na umalis ang isang sasakyan at magde-deliver nga ito ng mga drugs. Naisip niyang harangin ito at agad niyang pinagbabaril ang nakasakay doon. Matapos ang ilang saglit ay napatay na nga niya ito. Naisip nga niyang hadyusan ng granada ang loob ng kotse at dahil doon ay sumabog na nga ang sasakyan. Matapos noon ay palihim na niyang pinasok ang headquarters sa pamamagitan ng backroad. At doon nga ay nakita natin na walang awa niyang pinagbabaril ang lahat ng makita niya doon. Hindi nga nagawa ng mga tauhan ni Coyote na mabaril siya at matapos ng ilang saglit ay nagawa na niyang maubos ang mga tauhan nito. Hanggang sa makorner na niya si Coyote pero sa kasamaang palad ay naubusan na siya ng bala. Dahil doon ay nagsuntuhan na lang silang dalawa hanggang sa maisip ni Coyote na tumakbo na lang papalayo. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras at kinuha ang baril sa sahig. At sinundan na nga niya kung saan tumakbo si Coyote. Nakita natin na dumating na doon ang sheriff kasama na ang isa pang pulis samantalang sila John at Coyote naman ay naghahabulan peren. Matapos nga ang ilang mga minuto ay naisip ni Coyote na tawagan ng boss niya na siyang pinagtratrabahuan niya magmula pa nung una. Pero bigla na lang siyang natutukan ng baril ni John at kinuha nga niya ang phone ni Coyote. At laking gulat nga niya nang marinig niya kung sino ang nasa kabilang linya. Dahil kilala pala niya ang pinaka-mastermind ng drug trafficking sa bayan nila. Papatayin na nga sana ni John si Coyote nang biglang dumating doon ang sheriff at nakiusap ito na huwag na niyang ituloy ang binabalak niya. Siya na nga daw ang bahala kay Coyote at nang magsimula na nga si John na kumalma ay may isa pa palang tauhan si Coyote at pinagbabaril sila nito. Nataman nito ang isang sheriff at mabuti na lang ay nagawa ni John na mapatay ito bago pa siya may mabaril pang iba. Naisip na nga ng sheriff na barilin si Coyote dahil tinangka nitong agawin ang baril na hawak ni John. Ay nalalayan nga nilang dalawa ang nataman na sheriff at sinakay ito sa isang sasakyan ng isang sibilyan na napadaan lang doon. Napakiusapan niya ang sibilyan na dalhin sa hospital ang sheriff at sa ngayon nga ay sasamahan ni Sheriff Mike ang kasamahan niya samantalang si John naman ay kakaharapin na ang mastermind ng lahat ng droga sa bayan na ito. Nang makita na nga niya ang pinaka-mastermind ay nalaman natin na ito pala ay si Peter. At siya nga ang uncle ni Ruby. Hindi nga makapaniwala doon si John dahil buong akala niya ay relihiyosong tao si Peter. Nasabi ni Peter na ito ang dahilan kung bakit niya nasusuportahan ang pamilya ng girlfriend niya. At habang nag-uusap nga sila ay palihim na nakuha ni Peter ang isang baril at binaril nga niya si John. Dahil doon ay nagkaroon silang dalawa ng labanan. Nag-aagawan nga sila sa baril at nasa siren na din nila ang buong paligid. Pero nang magawa na niyang makorner si Peter ay naisip niyang turukan ito ng drug ang ginamit ni Ruby para maramdaman niya ang naramdaman ni Ruby bago ito mawala. Matapos doon ay namatay na nga ito at sa ngayon ay nagpunta si John sa simbahan. Handa na nga siyang magpabaptize dahil nagawa na niya ang mga kailangan niyang gawin. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.